Hello, kumusta? Kumusta mga ka-motor vlogs? Dito po tayo sa ating channel and welcome back uli. Ang pag-usapan natin ngayon ay lumabas na ang ticket ng Tafali Sinuy na masyado mahal ang ticket at bakit ba iniiwasan ng isang monster ang Cuadro Alas ng Pilipinas. Halina kayo mga idol, pero bago lahat eh, pasok muna intro. Hello mga idol, lumabas na ang ticket ng Inuwi Tafalis. Ang pinakamahal po ay 2,220 na yen, na ang equivalent sa atin ay 83,000. Ang pinakamababa po na ay 11,000 yen, na 4,000 naman sa atin. At saka sa laban na to mga idol ay matalo si IBF WBA Super Bantamweight Champion Marlon Nightmare Tafalis ay parang tumama ng loto, dahil ang mapapalanulan niya ay 3 million US dollar mga idol, na equivalent ng 113 million na peso sa Pilipinas. Kaya kahit na mag-retire na si Tafalis sa laban na ito, pero ang kumikita dito na malaki ay walang iba kundi ang presidente ng MP Promotion, na ganun din ang ating 8th Division na Manny Pacquiao ay tubong lugaw dito mga idol. Kaya ito pala ay kaya natatakot ang si Unified WBA WBC Super Bantamweight Inuya Monster Inuwi, dahil si Tapali sa hindi naman ganong kakilala. Tapos pag manalo siya ng decision ay nakakahiya sa mga mundo ng boxing, o di kaya sa Japan, sa US, na isang bata ni Bob Arum na ganon ang nangyari sa hindi ganong kilala na boxing champion. Kaya ngayon ay nagsabi sila, naglabas sila ng isang sabi ni Inuy na kailangan ay mananalo sila ng impresibo, dahil yung pala ang nakalap ng Damo Motor Vlogs na malaking kahihiyan sa Japan kung hindi nila may pabagsak si Tafalis. Dahil nang tiningnan nila ang huling laban ni Nightmare ay naninibago sila, dahil kaya niyang makipagsabayan at nasa harap-harapan ka ay hindi tinatamaan nung huling nakalaban niya na nakuhanan niya ng belt. Kaya sobrang pressure ngayon ang monster ng Japan. Kaya mga idol, ang pag-uusapan naman natin ay susunod, bakit ba iniiwasan ng monster ng Japan ang Cuadro Alas ng Pilipinas? Ito ha, sa common insider ng Damo Motor Vlogs, kaya iniiwasan ni Inuy dahil nakikita niya na tinatamaan si Cuadro Alas ay halos mapaatras lang. Ibig sabihin, itong panga at saka mukha ni Cuadro Alas ay sintigas ng bato. Kaya yan ang iniiwasan niya. Pag once na matsambahan naman ni Cuadro Alas siya sa mukha, na binasag na ito ng ating daplas, ay maaaring may kalagansya. Kaya kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment below and pag-uusapan natin yan. Iyan ang katotohanan, and baka pwede ako makalambing sa inyo ng isang subscriber naman dyan, para mas lalo natin matulungan at may pagmalaki natin ang treasure ng Pilipinas na walang iba kundi si Cuadro Alas.